Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagtiriwang, magkalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng ikadalawa na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasunod ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa mga gawa ng mga apostol, si San Pedro at ang mga kasama niya mga apostol ay inharap sa Sanhedrin na napuspos ng galit dahil sa pagsasaksi nila sa Panginoong Hesus na nabuhay muli. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay dapat mag-isip sa mga bagay-bagay na sa itaas o makalangit sapagkat siya ay naparito upang magdala ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga nanalig sa Kanya sapagkat ibinigay na ng Ama ang kapamalaan ng lahat ng bagay sa ating Poong Hesus Nazareno. Kuminsan sa buhay natin, hindi natin kinikilala ang pamamahala ng Panginoong Hesus sa buong pagkatao natin, sa buong buhay natin, sa ating pamayanan o pamahala o pinamahalaan ng mga bagay-bagay dito sa mundo. At dahil dito, dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalo mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming pinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniikat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang nililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginaoy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaw nagtiwala sa kanya't naligtas, may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, nililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisip hayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit
ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magpagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus na Nazareno na buhay muli. Nasa Webis tayo ng ikadalawa na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng Poong Hesus na Nazareno. At ang atin pong mga pagbasa ay patungkol sa eskatolohiya. Eskatolohiya mula sa dalawang salitang Griego, eskaton at logos. Eskaton, ibig sabihin, mga huling mga panahon. Logos, salita o kaalaman. Pagbuuhin itong eskaton at saka logos, naging eskatolohiya. Ang eskatolohiya na patungkol sa mga huli na panahon ay nagsasabi sa atin, ayon pa sa pagtuturo ng ating simbahan, sa katikismo at sa doktrina natin, na ang eskatolohiya ay patungkol sa pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Na ayon pa sa ating credo o dasal sa sumasampalataya, tayo'y sumasampalataya na mayroong pagkabuhay muli at buhay na walang hanggan. Ito yung tungkol sa eskatolohiya. At dito sa ating mga pagbasa, napahayag ang tungkol sa eskatolohiya. Ang ating unang pagbasa na mula sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 5, verso 27 hanggang 33. Si San Pedro at ang mga apostol ay dinala sa harap ng Sanhedrin na binubuo, ang Sanhedrin ay kapulungan, na binubuo ng punong pare o punong saserdote ng templo at ang mga lider ng lungsod ng Jerusalem. At ipinagbawal kay Pedro at mga apostol ang pagpapahayag tungkol kay Hesus na nabuhay muli. Ngunit pinapahayag nila sapagkat sabi ni San Pedro, sundin nila ang Diyos, hindi ang tao. Bakit po nasabi ni San Pedro na sundin ang Diyos at hindi ang tao? Sapagkat sa mga Hudyo, wala pong pagkabuhay muli. Lalo na mga Saduceo ay nagpapahayag na walang resurrection, walang pagkabuhay muli. Kung ano yung kanilang binubuhay ngayon, ay yon ang bigay at biyaya ng Diyos. At pagkatapos ng kamatayan, tapos na ang buhay. Mayroon ring mga sikta at reliyon dito sa Pilipinas na napaka-influensyado at ganun din ang kanilang paniwala na walang pagkabuhay muli. At sila pa ang gumagamit sa pangalan ni Kristo.
Kaya dito po sa ating mga pagbasa, pinapahayag na ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang Panginoon na nabuhay muli. Sapagkat ito yung tugon ng Diyos sa dasal at panalangin na mga naghihirap na mga tao, na sa ating Salmo 33 ay sinasabi sa versikulo 7, ang dukhang sa Diyos ay tumatawag ay iniligtas ng Diyos. At ang kaligtasan ito ay pinapahayag ng ating Panginoon na ayon pa sa ating Ebanghelyo ngayon, versikulo 35, na ibinigay na ng minamahal niyang Ama na si Yahweh sa ating Panginoong Yeshua o Jesus ang kapamalaan ng lahat ng bagay. Kapamalaan ng lahat ng bagay na ibig sabihin ang katuparan ng pangako ng Diyos na iligtas ang lahat ng kanyang hinirang. At itong kaligtasan ito ay tinatawag natin na kaligtasan sa mga huling panahon o eskatolohiya. Mayroon pong dalawang yugto ang eskatolohiya. Ang unang yugto ay tinatawag na sa panahon na wala pa ang pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus o araw ng katuparan ng lahat. Ito yung tinatawag na intermediate state, ang katayuan ng lahat ng mga namatay ng tao na nananalig kay Kristo at magkaroon sila ng pangsamantalang kalagayan na sila'y mga banal at dalhin doon sa langit, pero hindi yung tinatawag na kaganapan ng lahat. Ang pangalawang yugto ng eskatolohiya ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon na kanya pong baguhin ang langit at ang lupa, magkaroon ng panibagong mundo at lupa, at magkaroon ng panibagong langit. Dito po natin manawaan ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versyo 31 hanggang 36, na ito ay huling bahagi ng Kapitulo 3, na ito yung panag-usap ni Jesus kay Nicodemo na isang Pariseo at puno ng mga Hudyo sa Sanhedrin. At sinasabi sa versyo 31, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ngunit ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Ang ibig sabihin dito sa mga Hudyo na hindi naniwala ng pagkabuhay muli, ang kanilang mga salita ay makalupa, makamaterial na bagay. Mayroon rin mga tao magpahanggang ngayon na makamaterial na bagay. Ito yung hindi nagbibigay pahalaga sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kanilang iniintindi ay ang pera, ang kapangyarihan, ang katanyagan, at ang kanilang sarili. Ito sila yung tinatawag na mga tagalupa sa bagong panahon. Ngunit ang mga hindi tagalupa, mayroon siyang pag-asa sapagkat mayroong langit. At ang kanyang pag-asa ay mula sa Diyos at ang langit ay siyang patunguhin ng lahat na pagkatapos ng kamatayan, ang tao ay dinalanga sa intermediate state. At sa pangalawa na pagdating ng Panginoon, second coming of Christ, magkaroon una ng physical resurrection na kung saan ang lahat ng mga namatay ay iugnay uli ang kanilang kaluluwa sa isang panibagong katawan na tinatawag na katawan na puspos
ng pagbabago at tunay na pinuspos ng biyaya ng Diyos, na ito yung tinatawag na glorified body, na kung saan mayroong tunay na pagbabago. At ang physical na pagbabago sa mundo, na kung saan ang mundo ay hindi na mundo ng karasan, mundo o lupa na ang saysay ay ang mga material na bagay, ang panibagong mundo ay isang paglikha na ang lahat ay magiging banal at may kabanalan ang lahat, at Diyos ang siyang maging sentro at ang pag-ibig ang siyang ugnayan sa bawat isa, at ang panibagong mundo ay ang pagtanggap ng ating Panginoong Nazareno na siya yung pinakapanginoon at siya yung ating tunay na Mesiyas na nagliligtas. Mesiyas mula sa salitang Hebreo, Masa, pinapadala, na Christos, ito naman ang salin sa Griego na ibig sabihin na lagyan ng langis, sapagkat siya ang hinirang ng Diyos na magbigay sa atin ng buhay na ganap at ikasyasya. Kaya sinasabi sa versikulo 36, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan, na sinasabi niya, "Hu pistion is ton poyon ikay suon ayon yun." Ang ibig sabihin dito, ang lahat ng nananalig poyos ng anak, at sino yung anak kung Jesus Nazareno, ay magkaroon ng zoen, iyon yun. Zoen, buhay. Iyon yun, walang hanggan. Ito yung tunay na eskatolohiya na kung saan lahat tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasyasya, buhay na eternal, sapagkat binago ng lahat ng Panginoong Hesus. Ang ating mundo ay bago na. Ang kapamalaan sa mundo ay hindi na sa mga taong sakim na nanglulustay ng kayamanan ng bayan at nagpapahirap ng tao at kinikitil ang buhay ng tao. Ang mamumuno ay si Kristo na sa buong mundo, na pahalaga na ang buhay, ang umiiral ay pagmahalan siya't isa, at ang ugnayan sa siya't isa ay nasintro sa Diyos na siyang saysay, at siya ang kahulugan ng bawat buhay, sapagkat siya ang Diyos na may dakilang pag-ibig na pinadala ang kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Nazareno, na nabuhay muli upang tayo ay magkaroon din ng pakikiisa sa panibagong buhay sa kanyang pangalan, sapagkat tayo ay may pag-asa sa kanya na magkaroon din ng pagkabuhay muli, sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawag mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Atin pong itutugon, "Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu." Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan, naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan,
Naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumaong, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, namuhay bilang isang taong iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkalob mo na maging matatag kami sa aming panampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Naging namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming atid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang kapin, ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tangkapin ang nunting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni kayo aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maawang tupa na tumubos sa aming lahat sa paghahain ng sing buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa cross na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga sisiawit na nagpupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbuni siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ang banal, ang makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mga Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ipan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos, iniibig, iniibig kita, hindi dahil lamang sa aking pag-asa na aking makamtan ang langit kumpita at di rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sininta ay apoy ang aking kakamting parusa. O Jesus, narito ang dahilang tunay ng aking pag-ibig na lubang dalisay. Dahil sa sala ko, buhay mo ay inalay sa krus ng mahaptit, tustang pagkamatay, tiniis may pako, sibat at paghalay pawis, kirot sakit na walang kapantay. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa Eucharistia o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Sino ng Quiapo kay mga naugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Babaon po sa misang ito. Ang buhay na walang hanggan ay ibinigay ng ating Poong Hesus Nazareno
pero hindi sa madali na paraan. Nag-alay siya ng buhay para sa atin. Pahalagahan natin ang ating buhay at napalagaan natin ang pagkabuhay muli ng Pong Hesus Nazareno. Ngayon na po ang pumasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Hesus Nazareno, haigpas niya ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanong. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin at dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamamagitan ng benisyon nito na may malalang pangako noon sa binyag na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kang taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.